part 6. Nang matapos siyang kumain, eh hindi ko na pinatagal pa ang dapat kong sabihin. Anak, can mommy talk to you after I wash the dishes? Tanong ko sa kanya. Hinintay ko ang sagot niya hanggang sa tumango siya ng dalawang beses. Go to the bathroom first and bet yourself while mommy washes, okay? Habilin ko sa kanya. Tumango ulit siya at tahimik na umalis. Hindi ko napigilan ang mapabuntong hininga. Hindi talaga ako sanay na tahimik si Harold. Ito ang palagi kong iniiwasan noon pa man. Dahil minsan ay mahirap siyang kausapin. Alam ko magseselos siya sa gagawin kong paglapit kay Hera. Kaya noong sisimulan ko pa lang ang plano, ay nakapag-isip na ako. Kung itutuloy ko ang paglapit sa batang babae, ay baka sasama ang loob sa akin ni Harold at magkakaroon ng komplikasyon dahil hindi alam ni Harold ang ginawa kong pag-a-apply bilang tutor kay Hera. Gayon din na masisira ako sa kabilang panig dahil niloko ko sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa akin. Kaya minsan ay naisip ko na rin umatras o di kaya'y hanggang tanaw na lang kay Hera dahil kailangan kong mag-ingat. Hindi lang kay Harold kundi maging sa kanilang ama. Hindi ko alam kung bakit napakasiloso ng anak kong ito. Ayaw niyang nasa ibang atensyon ko dahil pakiramdam niya ay nasasapawan siya at nawawalan ako ng oras sa kanya. Gusto niyang nasa kanya lang ang buo kong atensyon. Buti na lang ay hindi ko siya nagiging problema sa trabaho ko. Kung sakali ay pareho kaming magugutom. Pero noon ang ayaw niya sa akin ay ang tumanggap ako ng manliligaw. Ngayon ay magkatapat kami ni Harold, kapwa nakaupo sa kanyang higaan. Anak, I know mommy did something that upset you, so I want to talk to you about it. I hope you understand. Naputol na lang ang dapat kong sabihin na magsalita siya. Why I don't understand mommy? Is that she also calls mommy and uses another name? Is that how you get along with the person that I don't know well? He stated. Alam ko na kaagad ang pagiging magkasundo namin ni Hera ang unang itatanong niya. Nag-isip ako ng mabisang dahilan upang maniwala siya. We once met somewhere when she suddenly called me Mommy Astrid because she said I look like her mother. Pagsisinungaling ko, na nahimik siya. Kinakabahan ako sa tumatakbo ngayon sa isip niya. Mommy, why did you let her call you mommy? He asked. He was confused. Dahil sa ganoong paraan, tila ganun na lang ako basta pumayag na hindi man lang inisip na may taong ayaw ang bagay na ginawa ko. Why not, anak? Hindi ka ba naawa sa kanya? She grew up without a mother. And she sought the care that came from her mother. Pagpapaliwanag ko sa kanya, tumango siya at sandaling tumahimik. Can you also explain to me why Tito Drew no longer comes here? Tanong niya na nagpatigil sa akin. When he doesn't come, you seem to be bothered too. I know you don't have an appointment every Saturday, but you're always missing out. And you leave me to Tita Sheila, not to Tito Drew. Did something happen that I don't know about, Mom? Ngumiti ako at hinawakan ang pisngi ng anak ko at hinagod ito. Your Tito Drew is a busy man and has his own family. Since we are in the Philippines, he must get back first to his mommy because in the past years they have not been together, anak. Pagsagot ko, alam kong hindi itong katotohanan. Ngunit kailangan kong itago mo ng buong katotohanan hanggat hindi ko pa nakukuha ang kanyang kakambal. Sorry, Harold. Kailangan muna ni Mami na itago ang buong katotohanan. Kapag napagtagumpayan na ni Mami ang kanyang misyon, ay malalaman mo rin ito at maintindihan mo na si Mami. Kaya sa ngayon, kailangan muna magsinungaling sa iyo ni Mami. Habang nakaupo siya at walang ginagawa, ay sinuyod niya ang kanyang tingin sa loob ng kanilang silid hanggang sa dumako ang kanyang tingin sa batang babae na ngayon ay abala ulit sa pagguhit
Kahit pinaliwanag na sa kanya ng kanyang mami ang lahat, ay hindi pa rin niya mapigilan ang mainis. Naiinis siya sa kalamang pwedeng mapikot ng babae ang kanyang mami. Lalo pat ngayon, ipinagtatanggol ng mami niya kung anong paninirang ginagawa niya sa babae. Idagdag pa na parehong may interes ang dalawa sa pagguhit. Sa pagkakataon ding iyon, ay tila napansin ng batang babae na may tumitingin sa kanya. Kaya itinaas niya ang kanyang ulo at iniikot ang tingin sa silid. Nang tumigil ito kay Harold na anak ng kanyang mami Astrid, na ngayon inakatuon sa kanya ang tingin, ay nginitian niya ang batang lalaki. Gusto ni Hera na magkasundo silang dalawa at maging magkaibigan. Pero nang nginitian niya ang lalaki, ay bigla na lang itong umismid. Nangitian siya ni Hera, hindi niya ito nagustuhan, kaya inismiran niya ang batang babae. Ngayon ay gusto pa ng babae na maging close sila. Iyon ang nasa isip niya. Ayaw niyang mangyari yon, dahil ayaw niyang makuha ng batang babae ang buong atensyon ng kanilang mami, na dapat sa kanila lang ng kakambal niya. Hindi na kontento si Hera sa ginawa niyang pagngiti lang sa batang lalaki, dahil gusto niya lang talaga magkasundo sila, ay kinuha niya ang baon niyang chocolate at tumayo para lapitan ang batang lalaki. Mahiyaing bata si Hera, pero pagdating kay Harold ay nawawala ang kanyang hiya. Marahil ay gusto niya talaga magkasundo ang batang lalaki. Ibinaling ni Harold ang kanyang buong atensyon sa ibang bagay nang tuluyang makalapit sa kanya si Hera. Hi! Pagbati sa kanya ng batang babae, hindi niya ito pinansin. Nagkunwari siyang abala sa pagtingin sa labas para lamang hindi siya kulitin ng batang babae. Do you want this? Ipinakita ni Herang paborito niyang tsokolate kay Harold. Napansin niyang bahagyang napabaling si Harold sa kanyang hawak at pagkatapos ay muling inilipat ang tingin sa labas. Hinintay ni Hera na pansinin siya ni Harold. Pero ilang segundo na siyang nakatayo sa harap ng batang lalaki, ay tila wala itong balak para kibuin siya. Naiisip niya na siguro'y mahihiyain din ang lalaki. Pero parang hindi rin naman. Dahil ang lalaking una nakipagkaibigan sa kanya noon, nang nasa palaruan sila sa loob ng mall. Gusto niya noon na maglaro sa slide. Ngunit nang makitang may naglalaro na rito, ay pinanood na lamang niya noon ang batang lalaki. Ayaw niyang lumapit rito at makipaglaro. Sa kadahilan ng baka ay lamang sa kanya, ipinuntahan siya ni Harold at inimbitahan na makipaglaro kasama ang lalaki na ikinatuwa naman niya. Ngunit ngayon ay magkaiba na. Tila ayaw na sa kanya ni Harold. Hindi niya malaman kung anong ginawa niya para hindi siya pansinin ng batang lalaki. I'll just leave it here, just in case you want. Wika niya at inilapag sa table ng batang lalaki ang chocolate. Umalis siya sa tapat nito at malungkot na bumalik sa kanyang upuan. Pagkaupo ay muli niyang binalingan si Harold. Nakatingin pa ang batang lalaki sa malayo at hindi pinapansin ang binigay niyang pagkain. Panibagong araw at papasok na naman sila ng paaralan. Hinatid ang isa ng kanyang daddy at ang isa'y ng kanyang mommy. Nakaupo na si Harold sa kanyang upuan sa silid ng paaralan nang dumating si Hera. Nang makita ni Hera si Harold ay naroon na ibinalingan niya ang buong paligid sa highway. Baka naroon pa ang mommy Astrid niya. Ngunit wala siyang nakita maski anino nito. Nalungkot na lang siya. Naikwento niya sa daddy niya na ang anak ng tutor niya ay kaklase niya at gusto niya itong makasundo. Ngunit mukhang hindi nakatuon sa kanya noon ang atensyon ng kanyang daddy, kundi sa cellphone na hawak nito. Good morning, Harold! Masayang pagbati niya kay Harold na ngayon inaglalaro ng clay. Itinaas naman ni Harold ang ulo niya. At nang bumungad sa kanyang mukha ni Hera, ay bigla na lamang nangasim ang kanyang mukha.
Heto na naman ang batang itong nangungulit na naman. Sa isip niya, ayaw na ayaw niyang ginagawang paglapit sa kanya ng babae. At ayaw na ayaw niya rin magkasalubong ulit ang kanyang mami at itong batang babae. Kaya maaga pa lang ay nagpahatid na siya sa kanyang mami. At sa hapon naman, sinuhestyon niya ang tita Sheila niya na lang ang susundo sa kanya sa school. Kung mag-o-overtime siya, hinayaan pa niya ang kanyang mami na mag-overtime na lang kung kinakailangan. I brought something for you. Kahit hindi siya pinansin ng lalaki, ay pinipilit niya pa rin ang sarili rito. Ganun yung kagusto maging ka-close ito. Inabot niya sa lalaki ang dinala niyang pagkain para rito. Isa itong milk bar na palagi niyang nakikita na kinakain ni Harold. Kaya naisip niya na baka paborito ito ni Harold. Take that away from me. I don't like that. Sa wakas ay sabi nito, Isn't this your favorite? Napatingala si Harold ang sabihin iyon ni Hera. Tiningnan niya ang inabot nitong pagkain sa kanya. Napukunot na o siya. Paborito niya nga ito. Ngunit paano nalaman ni Hera? Sinabi ba ito sa kanya ng kanyang mami? Naiinis siya sa kaalamang iyon. Who says I like that food? Tanong niya na ang buong atensyon ay nasa nilalaro niyang Clee. Napakibit balikat si Hera. I just noticed that you always eat this. Sagot ng babae. Kahit pwede iyong dahilan eh hindi pa rin siya naniwala rito. Marahil ay nagtanong ito sa kanyang mami kung ano ang kanyang mga gusto para mapalapit sa kanya. Mas lalo tuloy siyang nainis. Take that away from me. May pagtitimpi niyang usal kay Hera. No, I give it to you. Get it. Giit ng batang babae. Muling napatingala si Harold kay Hera. Ngumiti si Hera ng pagkatamis-tamis. Kaya imbis na gumaan ang loob ni Harold, ay tila na insulto pa ang batang lalaki. I said take that away from me. Matigas niyang sabi, Harold, I just want to be friends with you. Ang sumunod na lang ay malakas sa paghahawi ni Harold sa kamay ni Hera para tumilapon ang binigay ng batang babae. Tumayo siya at itinulak ang batang babae na dahilan upang mapaupo ito sa sahig. When I say I don't want to, and I don't want you to be my friends either. You're a mommy snatcher. Sigaw ni Harold. Natahimik at napahinto na lang ang malilikot at maiingay nilang mga kaklase nang isigaw iyon ni Harold. Dahil malakas ang pagkakabagsak ng pang-upo ni Hera sa kontretong sahig, ay napadaing siya at maya-maya ay hindi niya napigilan na umiyak. Masakit ang katotohanan na kahit sino ay ayaw siya maging kaibigan at doble na ang sakit kapag ang taong gusto niya maging kaibigan ay tinanggihan siya. Minsan lang siya maglakas ng loob para makipagkaibigan. Ngunit ito pa ang nangyari sa kanya. Pinanood lamang ni Harold si Hera na nakaupo na ngayon sa sahig at umiiyak. Hindi siya tinuruan ng kanyang mami na mangbully o mang-away ng kaklase o kapwa niya bata. Ngunit nang gawin niya iyon kay Hera, ay bigla na lang sumilip ang kanyang konsensya at naawa sa batang babae. Na ngayon ipinaliligiran na ng kanilang mga kaklase at pinagtatawanan. Sa hindi malamang dahilan, ay biglang kumulo ang dugo niya. Gusto niya silang ilayo sa batang babae. Nagsibalikan na lamang ang mga kaklase nila sa kanikanilang upuan nang dumating ang kanilang guro. What is going on here? And who is crying? Tanong ng kanilang guro. Hanggang sa nawindang ito na makita si Hera na nakaupo sa sahig at umiiyak. Sa isip niya ay malalagot siya sa magulang nito kaya dali-dali niyang dinaluhan ang bata. Mahigpit pa naman iyong pinagbili ng ama nitong si Mr. Soliman ang may pinakamalaking ambag sa pag-unlad ng kanilang school. Who did this to Hera?
Agad na tanong ng guro, kahit na alam ni Harold na siya ang gumawa, ay nagulat pa rin siya sa ginawang pagturo ng lahat sa kanya. Bigla siyang natakot. Natatakot siya na sa ginawa niyang ito ngayon ay madismaya sa kanyang-kanyang ina. Halos paliparin ko ang sasakyan patungong paaralan ng aking anak nang tumawag ang principal at sabihing nakipag-away raw si Harold sa kaklase niya. Noong una, ay hindi ako makapaniwala. Mahirap itong paniwalaan dahil hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya. Lalo na hindi ko siya pinalaki sa ganoong paraan. Nang tuluyan ng maiparada sa parking lot ng campus ang sasakyan, ay kaagad din akong lumabas at lakad takbong patungong principal office. Mabuti na lang ay naka-flat shoes ako ngayon, kaya hindi mahirap at masakit sa paa. Pagkabukas ng pinto ay kaagad na hinanap ng aking matang aking anak at kaagad ko ring nakita dahil kaharap lamang siya ng pintuan ng aking binuksan. Pero bago yun ay nahagip na ng paningin ko ang principal na nakaupo sa kanyang upuan at ang batang babae na nakatalikod sa akin nakaharap ni Harold. Nakayuko si Harold noong una pero nang tumingala siya dahil sa nakabukas ang pinto at makita ako, ay kaagad siyang tumayo at tumakbo patungo sa akin. Mommy, I'm so sorry. Sinalubong siya ng yakap. Kinuha ko ang kamay niyang nakagapo sa aking bewang. Umupo ako upang pantayan ng kanyang tangkad. Mommy, I'm so sorry. I really, really sorry. Muling bigkas niya ng paghingi ng tawad. Sa halip na pagsabihan siya, nahabag lamang ako sa kanya, lalo na nang sunod-sunod na dumaloy ang luha galing sa kanyang mga mata. Stop crying. Mommy is here to fix it. So don't cry na, okay? Pagpapatahan ko sa kanya. No, Mommy. I'm the one who did the wrong thing. You should punish me. He wept as she hugged me again. Ngayon ay mahigpit na. Kahit na hindi ko nagustuhan ang ginawa ng anak ko, ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili na kaawaan at aluin siya. Oo, inamin niya ang kasalanang nagawa niya at sa halip na malungkot o makaramdam ako ng kabiguan dahil sa sinira niya ang tiwala ko sa kanya, ay mas lalo niya akong pinahanga dahil sa katapangang ginawa niya. Muli ko siyang pinahiwalay sa pagkakayakap naming dalawa at hinawakan kong pisngin niya para pahiran ang luha na bumabasa rito. Stop crying, anak. Mommy is not mad already. Instead, you impressed me because you admitted your mistakes. So stop crying, okay? Mommy is here to help you. Pagpapagaan ko sa kanya, tumango siya, at maya-maya'y tumahan na. Mom, where are the parents of the child he fought with? Tumayo ako at hinarap ang principal. He's coming. Let's just wait for him. Sagot niya, tumango na lang ako at nang ibaba ang tingin sa batang babae na sinaktan ng anak ko, ay tila natigalgal ako. Tumingala ang bata sa akin at binigyan niya ako ng isang malungkot na ngiti. Napatingin ako kay Harold na ngayon ay nakayuko na ulit bago ibinalik muli ang tingin kay Hera. Tiningnan lamang ako ng bata at muling yumuko rin. Ano ang ginawa mo, Harold? Halos hindi ko maisatinig na katanungan. Mr. Soliman, finally you're here. Wika ng principal na kinahinto ko. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Bumilis maging ang pagtibok ng puso ko. Hindi pa ako handa para muli siyang makita. Mukha sa mukha. Baka hindi ako makapagpigil at kung ano pang magawa ko sa kanya. Ipinikit ko na lamang ang aking mata at pinakalma ang sarili. Kailangan kong kumalma. Mr. Soliman is already here. Miss? Mr. Soliman, I apologize for what my son did to your daughter. By the way, I'm Astrid and he's my son, Harold. Again, we are sorry for the trouble he caused. Mabilis kong pagharap sa kanya
at humingi ng tawad. Napatingin siya sa akin. Kinabahan ako dahil may katagalan din ang tingin niyang iyon bago ibinaba ang tingin sa aking anak na si Harold. Let's fix this. I have an appointment meeting to go to. Naging tura niya. Pagkatapos niyang suyurin kami ng tingin ng anak ko. Yes, Mr. Soliman. Please be seated. Pagtugon naman kaagad ng principal sa kanyang sinabi at iginiya kami patungo sa mababang sofa sa loob ng kanyang opisina. Nakahinga ako ng maluwag. Kahit papaano ay gumaan na mabigat kong pakiramdam. Mula nung marinig ang pangalan niya at makita siya, malaking tulong iyon para makakilos ako ng normal. Sumunod kami sa principal at pagkatapos ay umupo sa malambot na upuan. Umupo sa harap namin ang principal. We want to apologize to you, Mr. Soliman, because we failed in our promise to you that your child will be safe in our school. What happened earlier was not what we expected. Maybe it was just a misunderstanding between the two kids that led to this. We also apologize for the negligence. We know you're busy in your job, so I'm grateful that you came here to fix this mess. Humihingi sana kami ng tulong sa inyo na pagkasunduin ng mga bata para hindi na ho ito maulit pa. Mahabang papaliwanag ng principal, napalipat-lipat ang tingin sa amin ng Soliman na ito. You can count on me, ma'am. I talked to my son about it. So I apologize again to you, Mr. Soliman, for what my son did to your daughter. Pagharap ko sa kanya, na ngayon ay seryosong nakikinig lamang. Daddy, let's also apologize to them, because I'm also at fault. Sorry, Mommy Astrid, if I hadn't forced Harold to take what I was giving to him, it wouldn't happened. Wika ni Hera na automatikong ikinatingin ko sa kanya dahil sa tinawag niya akong mommy sa harap ng kanyang ama. Napansin ko maging ang principal inapatingin sa akin at kay Mr. Soliman. Marahil iniisip nitong mayroong namagitan sa amin. Nagkatinginan kami ni Mr. Soliman dahil doon. What did you call her? Pagbaba ng tingin ni Mr. Soliman kay Hera sa anak niya. Mommy Astrid, why? Inosenteng sagot at tanong na rin ng bata. You know her? Dahil sa tanong niyang iyon, ay tumango ang bata. Mommy Astrid is my art tutor, Dad. Didn't she apply to you, did she? Sabi ni Hera. Nawindang ako sa sagot ni Hera. Dahil ngayon ay si Harold naman ang tumingala sa akin. Punong-puno ng pagtataka akong tinitigan ng aking anak. Muli inapatingin sa akin si Mr. Soliman. At napansin ko pang napaisip siya bago ibaling mula sa akin ang kanyang tingin. Kinabahan na lang ako nang bigla siyang kumawala ng isang pagak na tawa. Let us excuse. I will just to talk my daughter. Hinawakan niya ang pupulsuhan ni Hera bago tumayo at naglakad palabas. Hindi ako nakatiis na baka kung anong gawin niya sa anak ko, kung kaya't nagpaalam din ako sa principal. Kinuha si Harold at kinuhang bag ng bata. Pagkalabas ng principal's office, ikaagad kong sinuyod ang buong lugar para makita kung saan niya dinala ang bata. Hanggang sa tumama ang paningin ko sa dulo ng hallway, kung saan kitang-kita ko ang paraan ng kanyang pagduro-duro sa anak ko. Naningkit ang mga mata ko dahil sa hindi ko nagustuhan ang aking nakikita. Harold, dito ka lang. Huwag ka nga alis dito. Habilin ko kay Harold at tumango naman sa akin. Lumapit ako sa kanila nang hindi nila namamalayan. Didn't I tell you not to hang out with people you don't know? And you even called her mommy. What does that mean? Hindi ko alam kung anong mali kung tawagin ako ni Hera na mommy. Wala namang masama, kaya masyado siyang sensitibo sa ganitong bagay. Daddy, I want Mommy Astrid to be my mom. Can you marry her? Suhestyon ng bata. Napapikit na lang si Mr. Soliman
na tila frustrated na siya sa mga pinagsasabi ng kanyang anak, maging ako, ay hindi inaasahan niya sasabihin yun ng bata. What did I tell you, ha? Ilang beses ko pa bang sasabihin yun sa'yo para magtanda ka? Halos duruin niya ulit si Hera at pinipigilan lamang ang sariling huwag bulyawan ang bata. Napayuko ang bata dahil doon inapatigala siya at inilhamos ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Mommy Astrid, napatingin ako sa bata na ngayon isa akin na ang buong atensyon at malawak na nakangiti sa akin. Napaharap naman si Mr. Suliman sa akin at mabilis na tinawid ang spasyo sa pagitan namin. You, what did you do to my daughter? Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Halos napatingala ako nang tuluyin siyang makalapit. Excuse me? What did you? Hindi niya na ako pinatapos pa sa dapat kong sabihin. Nagmagbura siya sa harap ko. You can fool me. Anong plano mo? Nanlaki na lamang ang mga mata ko sa sinabi niya. Huwag mong sabihin na kilala niya ako. Alam ko mga babaeng katulad yung nangangailangan na masaganang buhay. Kung kaya't ginagamit yung kahinaan ng bata para utuin siya at upang konsentihin ako, tama ba? Pare-pareho lang kayo lumalapit sa anak ko at ginagamit ang anak ko para magtagumpay na makapasok sa mansyon at tinlangin ang mga tao roon. Akala mo ba hindi ko yun may isip? Natawa siya. Nagkakamali ka. Pagtatapos niya, halos hindi ko matunaw sa sistema kung lahat ng sinabi niya. Oo, gumaan ang loob ko ng iba palang ibig niyang sabihin. Ngunit nag-iwan naman ng sugat ang lahat nang sinabi niya na kagaya lang ako ng ibang babae na gumagamit ng inosenteng bata para lang umunlad sa buhay. Kahit kailan, eh hindi ako umasa sa kwarto ng iba. Datapwat ay nagsusumikap ako para makuha ko mga gusto ko para sa sarili ko. Teka lang, Mr. Suliman. Hindi ako babaeng bayaran para sabihan niyo ako ng ganyan. Pagdepensa ko sa aking sarili. Eh anong tawag sa'yo? Manggagamit? Manlilin lang? Kilalang kilala ko ng mga kilos niyo. Matigas sa sabi niya na kinukulo ng aking dugo. Hindi ako makapaniwala at napabuga na lamang na marahas na hangin. Natawa ako sa loob-loob ko. Ang ugali niya ay kasing baho ng basurang bulok na umaalingaw sa sobrang baho. Hindi na magtatanggal ang baho at mas lalo pang aalingawsaw. Hindi lang siya mamamatay tao, kundi isa rin siyang maninira ng digdidad ng tao. Hindi na magbabago at patuloy na humahaba ang sungay. Halos natigagal ako sa kanyang mga sinabi. Wala itong preno. At kung ano lamang ang haka-haka niya, ay siyang pinaniniwalaan niya. Kaya kahit sinong taong may pupuna ang kanyang kayabangan, dahil wala siyang ibang pinakikinggan kundi ang kanyang sarili. Wala rin siyang ibang kinikilala kundi ang kanyang sarili. Kinulang yata ito sa aruga ng kanyang ina noong bata pa siya. Kaya ito ang naging bunga. Bakit pa tayo lalayo kung sa ama pa lang inakikita ng ebidensya, hindi ba? Totoo nga kung ano ang puno siya ang bunga. Natawa ako sa isiping iyon. Hindi ko tuloy napigil ang mapangisi sa kanyang sinabi. May punto siya, oo. Ngunit ang punto niya ay salungat sa paraang alam niya. Ginagawa ko to hindi dahil sa kayamanan niyang gusto kong makuha, kundi ang anak ko. Anak ko, ang itinuturing kong pinakamahalagang yaman kumpara sa kayamanan at luho makukuha ko sa kanya na ibig niyang sabihin. Kahit kailan, ay hindi ko hinangad ang katanyagan para maging kontento sa buhay. Kaya wala siyang karapatan na sabihan ako ng mga ganong bagay dahil wala siyang alam. Mr. Suliman, may pinag-aralan ka ba? O sadyang kinulang ka lang sa aruga ng iyong ina? Dahil kung... Natigilan na lang ako nang bigla siyang nanduro at tila nagbagong anyo sa aking harapan. You damn you! Who are you to tell me that? Where did you get the courage to speak to the person you only know? Aren't you scared?
Namalayan ko na lang ang paglapat ng likod ko sa pader dahil sa kakaatras. Halos isukso ko pang sarili sa espasyong napunan na. Bakit pakiramdam ko'y ako pa'y nakagawa ng mali? Hindi ba dapat isabihin din niya yun sa kanyang sarili? Dahil sa mga pagbibintang at panlalait na ginawa niya sa akin? Ngayon, ay magkasalubong na ang aming mga mata. Ang panggagalaiti ng ngipin ko kanina, dulot ng kanyang pangiinsulto sa akin, ay waring napalitan ng panginginig ng mga tuhod dahil sa nararamdamang takot. Kahit sabihin kung kaya ko na siyang harapin, ay iba pa rin. Iba pa rin kapag tunay mo nang kaharap ang isang Soliman. Matatalim ang kanyang tingin. Wala akong ibang nakikita sa mga mata niya, kundi ang kadiliman. Daddy, that's enough. Mommy Astrid is already scared. Narinig ko na lang ang boses ni Hera, na ngayon ay umiiyak na. Kaya napatingin ako sa bata. Sinusubukan niyang hatakin palayo sa akin ang kanyang ama, na kahit ibigay niya ang kanyang buong lakas, ay malabo niya madadala. Daddy, let's go home. Please stop. Hera cried. Mommy Astrid, I'm the one apologize for Dad. You shut up. Nagulat lang sa kanyang kinatatayuan si Hera, nang siya naman ang balingan ng kanyang ama. Maging ako'y napalaki ng mga mata dulot ng pagkagulat. Ganito niya ba dinidisplin ng kanyang anak? Kung gayon, hindi yata ako makapapayag na ganun-ganunin niyang anak ko, lalo na sa harapan ko mismo, dahil ako makakalaban niya. Napukuyom ako ng aking kamao. Don't call her that way again. But the... I said shut up! Mas lalong umiyak si Hera dahil doon. Tumango-tango na lang siya. Parang gusto ko siyang yakapin at patahanin. And you? Pagharap niya sa akin. From now on, you have no responsibility to my daughter because I ended it. You are fired. Natigilan na lang ako. Tila nagunaw ang mundo ko nang sabihin niya yun. Hindi ko na namalayan na nakaalis na siya sa harap ko. Bit-bit si Hera. Halos ayaw tanggapin ng buong sistema kung lahat ng iyon. Nabingi ako sa kanyang inilahad at parang nawalan ako ng pag-asa. Napatingin ako sa nilikara nila. Kahit na malayo na sila, ay naririnig ko pa rin ang ginagawang pagtutulig ni Hera sa kanyang ama. Dahil katulad ko'y nasurpresa rin ang bata sa sinabi ng kanyang ama at ayaw itong tanggapin. Pakiramdam ko, ay kinuna na naman ako ng karapatan sa sarili kong anak. Katulad ng dati, ay wala akong lakas habang kinukuha siya sa akin palayo. Naibaba ko na lamang ang tingin ko na may humawak sa kamay ko. Mommy, let's go home. I want to go home. Nakita kong anak kong si Harold na ngayon iluhaan pa rin. Doon na lamang ako sumuko ng mga tuhod kong kanina pang gustong sumuko. Lumambot ito kaya napaupo ako. Niyakap ko na lang ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Hindi ako naging handa. Naramdaman ko na lang ang mahigpit na pagyakap sa akin ni Harold. Dahilan kung bakit ako mas naging emosyonal. Tahimik lamang kaming dalawa sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe. Napapansin ko sa gilid ng aking paningin ang maya't maya ko makikiramdam si Harold sa akin. At kung babalingan ko naman siya nakatutok na sa harap ng tinatahak naming daan ang kanyang paningin. Nang makarating sa loob ng unit, ay pumasok ka agad sa kwarto niya si Harold. Samantalang ako ay inilapag na lamang sa kung saan ang aking bag at pabagsak na naupo sa sofa. Napapikit ako dahil sa pagod at idagdag pang isipin nagkatapatan kami ng Soliman na iyon. Pumasok din sa isip ko si Hera. Kamusta na kaya siya pagkatapos ang nangyari kanina? Pinapagalitan pa ba siya ng kanyang hayop na ama? Umiiyak pa ba siya hanggang ngayon? Napakahirap malaman, lalo na tawala na naman ako ng karapatang makalapit sa kanyang muli. Nabigo ako sa paraang alam kung paano kami magkakasama ng aking anak. Napahilot ako sa aking sentido. Makalipas ang ilang minuto sa ginagawang paghihilot sa sariling sentido,
ay naramdaman ko na lang na may maliit na kamay na sumasabay-bay rito na napamulat ako. Nang gumalaw ako ay nagsalita siya mula sa aking likod. "Don't move, ma'am. I will continue massaging your head even I'm not good in it. Hope my little hat can help to reduce the pain." Ani ang nagpaantig sa aking puso. Hinayaan ko siya at inihilig pang aking ulo sa malambot na sandalan. Muli akong napapikit. Sandaling naging tahimik ang paligid. Pinakikiramdaman ko ang galaw ng kanyang mga kamay. Nakagagaan ng pakiramdam ang maliliit niyang kamay. "Ma'am?" Tawag niya sa akin. "Hmm?" Ang tanging naging tugon ko. "In the first place, you tell me the reason how you and Hera met. I know you only made it as an excuse or reason to me to accredit it." He says, napamulat ako. "I know you can't just get along with someone if you haven't been together for a long time. I can't believe that by simply meeting and calling you mommy, you can talk to her right away. Didn't you tell me that you can get to know someone better if you've been together for a long time? And you also said that kids like us don't talk to strangers. I'm sure if you meet her, her parents will pick up her right away and take her away from you." He added, bigla akong kinabahan sa mga bagay-bagay na kinukonekta niya. Hindi ko malaman ang tumatakbo sa utak ng anak ko. "As a matter of fact, ma'am, you can get to know her right away and talk to her if her parents let her approach you. Am I right? And now, I know that you applied as her tutor. That's why you disappear every Saturday, is it? Mommy, the love that you can give to me is enough for me. I'm not looking for much. So don't look for a lot of money anymore just to give me the things I wanted. Because just being with you makes me happy." He ended. Halos kumirot ang ngala-ngala ko habang sinasabi niya mga iyon. Kaya na matapos niyang huling pangungusap ay napaluhan na lang ako. Natatakot ako na maagang malaman ni Harold ang katotohanan. At ngayon inapanatag ako. Nagpapasalamat ako kasi buong akala ko talaga kanina ay nahinuha niya ang lahat. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya. Dahil panigurado kung gagawa siya ng paraan kung paano niya mapapasama ang kanyang kapatid niya na baka ipahamak pa nilang pareho. Pero ang sabihin niya mga salitang iyon ay nagpaantig ng aking puso. At doon ko lamang napagtanto na simula nung tumuntong kami sa Pilipinas ay ang kapatid niyang babae na lang ang palaging iniisip ko. Halos kapakanan na lang ni Herat, hindi ni Harold. Kaya nakaramdam ako ng pagkakasala sa kanya. Dahil ang buong akala niya ginagawa ko ito dahil sa kanya, para sa kapakanan niya. Ang gusto ko lang naman ay ang makasama namin ang kapatid niya. Kinuha ko ang kamay niya na patuloy pa rin ginagawang pagmamasahe sa aking ulo. Inikot ko siya at iniharap sa aking sarili. "I'm sorry, anak. I'm so sorry for not telling you the truth," I said, as wipe the tears from my eyes. "Don't you need to say sorry, ma'am? Now I understand." He even helped me to wipe the tears falling into my eyes. "I should be the one to apologize because I did wrong to you, ma'am. If I hadn't fought Hera, her father wouldn't have shouted at you. I'm at fault, ma'am. I'm so sorry." Hinawakan ko mga kamay niya at inilagay ang mga ito sa aking mukha. Napailing-iling ako. "No, don't say that. I'm sorry." Hinigit ko siya palapit sa akin at niyakap. Naramdaman ko na lang ang pagtugon niya sa akin. "I love you, ma'am. Please don't cry. It hurts me when I see you like that," he said with full concern. Tumango-tango ako. "I love you too, anak. Yes, this is the last time I will cry in front of you. You look better when you're not crying, ma'am." Umiwalay ako sa pagkakayakap namin nang sabihin niya yun. "Do you mean I'm ugly when I'm cry?" I ask him as I raise my eyebrows. Napakibit balikat siya. "You're the one who said that, ma'am, not me," he answered.
Minasisilip akong ngiti sa kanyang labi. Now you're laughing at mommy. Where's the love, mommy? I can see it. Itinikom pa niya ang kanyang mga labi para mapigilan ang tawa. Napasingkit na ako ng aking mga mata. Ah, you're doing that to mommy, ha? You will pay for this. Kaagad ko siyang hinigit papalapit sa akin para hindi na makalayo at pinuno ng kiliti. Wala na siyang takas ngayon. Puro hiyaw at tawa niyang pumuno sa buong unit namin. Sumisigaw na siya ng pagsuko, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pangingiliti sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Ano kaya ang mangyayari ngayong hindi na siya makakabalik sa bahay ng mga Soliman? Paano nang binabalak niyang makuha ang anak? Iyan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.